Arnel Ignacio, nagsampa na ng reklamo kay Mystica. Sam Milby, umamin na sa totoong nararamdaman kay Catriona Gray. Lumutang na ang netizen na nagbabanta sa mga kapamilya stars. Pero bago ko simulan ang mga issue na nakalap ko sa araw na ito, kung bago ka pa lang sa channel namin, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo lamang ang subscribe red button at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon para ma-notify ka pag may mga bago kaming videos. At para naman sa mga nagpapa-shoutout, antabayanan nyo lang maya-maya pagkatapos ng mga balitang ito. Dumulog si Arnel Ignacio nitong May 22, Biyernes ng umaga, sa Imus City Prosecutor's Office sa Cavite para sampahan ng reklamo si Mystica. Napag-alaman ni Arnel na taga General Trias, Cavite si Mystica. Kaya sa Imus niya isinampa ang tatlong reklamo. Ibinasa ni Arnel ang reklamo sa videos ni Mystica sa SOCMED na minumura si Pangulong Rodrigo Duterte at niyaya pa si Vice President Leni Robredo na magtipon na para raw palitan ang Pangulo na wala na raw karapatang mamuno. Ito ang post ni Arnel na isang Duterte supporter. Kapag seryoso ang issue, i-file na ako ng case. Hindi talakan lang sa FB. Hindi mo pwede muramurahin si Presidente ng ganun-ganun lang at aatungal ka pagkatapos. Mas malala, nagyaya ka pa na pabagsakin ang gobyerno imbis na tumulong ka na lang. Yung pagmumura mo naman, parang personal ang kasalanan sa iyo eh. Kahit man lang sana sa edad ng tao, binigay mo na kahit katiting na paggalang. Ayon kay Arnel Ignacio, noon pa raw niya gustong idemanda si Mystica dahil sa mga pinagsasabi nito laban kay President Duterte. Ang tingin ng kampo ni Arnel Ignacio ay pinaiingay ni Mystica ang kanyang video rant para makaipon ng maraming likes at followers ang kanyang vlog. Samantala, dumako naman tayo sa pangalawang showbiz balita. Matagal nang usap-usapan sa showbiz ang nabubuong magandang pagtitinginan ni na Sam Milby at Catriona Gray. December 2018 pa lang, nang napukaw ng pansin ng netizens ang kumalat na larawan ng pagkikita umano ng dalawa. Kakapanalo lang noon ni Catriona ng Miss Universe at sandaling nagbakasyon sa Pilipinas dahil Christmas break. Nang sumunod na buwan, January 2019, nilinaw ni Eric Raimundo, ang talent manager ni Sam Milby, na coincidence lang ang pagkikita ni na Sam at Catriona sa kanyang pag-aaring farm sa Tanay. Ipinaliwanag ni Eric na siya ang business manager ni Catriona at nagkataong inimbitahan niya ang dalaga at ang pamilya nito sa kanyang farm noon. Kasama rin si Sam sa piling guests na naroon. Ang private gathering na iyon ang punot dulo raw ng kumalat na larawan ni na Sam at Catriona kasama ang ama ng dalaga na si Ian Gray. Pero hindi roon natapos ang bali-balitang may ugnayan si na Sam at Catriona. Sinasabing may mga pagkakataong lihim na nagkikita ang dalawa sa mga panahong may libre silang oras noong taong 2019. Pero parehong tikom ang bibig nila pagdating sa estado ng kani-kanilang love life. Pareho rin silang mailap sa media interviews noon. At ngayong Biyernes ng tanghali May 22, inamin na ni Sam Milby na si Miss Universe 2018 Catriona Gray ang babaeng nagpapakilig sa buhay niya ngayon. Hindi maitago ni Sam ang saya niya nang bigyan siya ng surprise birthday greeting ni Catriona. Nangyari ito sa Facebook Live video ng Cornerstone Entertainment. May 23, Sabado, ang 36th birthday ni Sam. Nang i-flash ang tape video ni Catriona ay hanggang tenga ang ngiti ni Sam na halatang may pagtingin sa beauty queen. Hindi magkamayaw sa panunukso ang best friend ni Sam na si John Prats at comedian na si Poe na kasali sa live streaming. Ito ang kabuoang message ni Catriona. Hey Sam, happy happy birthday. I hope that you have an amazing year ahead. More birthdays, more happiness. You are loved by so so many. Hiningan nila ng reaksyon si Sam. Tila kabado si Sam na bahagya pang gumaralgal ang boses. Nahihiya siyang magbigay ng message at aminadong speechless si Sam na hindi mabuo-buo ang nais niyang iparating kay Catriona.
Nagbisto lang bata at napahawak pa sa kanyang ulo at tenga dahil tila hindi niya malaman ang gagawin o sasabihin. Sa tagal ni Sam na magsalita ay inasar siya ni Najan at Pooh na okay lang kahit 3 days sila sa Facebook Live. Masabi lang ng birthday boy ang kanyang message para kay Catriona. Pinayuhan naman ni Jan si Sam na huwag nang mahiyan ihayag ang kanyang saloobin. Sa puntong ito, nagkaroon ng lakas ng loob si Sam na ihayag ang kanyang nararamdaman para kay Catriona. Ito ang nakakakilig na message ni Sam para kay Catriona. Basta, I'm kilig sa message. Super kilig sa message. Hindi ko ini-expect talaga na mag-message. Thank you. Yes, you are very special. Very special. Kilig na kilig naman si John na makitang tila in love muli si Sam. Nagpahiwatig si John na masaya ang estado ng love life ni Sam ngayon. December 2019, nang pabulaanan ni Catriona na nililigaw sa kanya si Sam. Sa panayam niya sa Tonight with Boy Abunda, tinanong si Catriona kung nililigaw sa kanya si Sam. Ang tanging sagot ng beauty queen, friend lang niya si Sam Milby. Dumako naman tayo sa pangatlong showbiz balita. Nitong May 20, idinaan ni Angel sa Instagram ang panawagan sa NBI tungkol sa online na pagbanta sa kanya. Damay rin sa mga tinatakot ang kapamilya stars na sina Kim Chu, Coco Martin at Catherine Bernardo. Pati ang ABS-CBN President at CEO na si Carlo Katigbak ay kasama din. Magbibigay raw ang nagpost ng 200 million pesos sa sinumang supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte at GMA Network na makapagpapaligpit sa kapamilya stars. Pati ang ABS-CBN compound ay dapat din daw mawala. Tumugon ang NBI Manila sa post na ito ni Angel. Siniseryoso raw nila ang anumang pagbabanta sa buhay. Hindi lamang kay Angel Locsin, kundi maging sa sinumang mamamayan. Nakasaad sa pahayag ng NBI kahapon, May 21, ngunit ayon sa aktres, hindi na niya pag-aaksayahan ng panahon ang netizen. Sabi ng aktres sa tweet niya kagabi, "Thank you NBI for reaching out. For now, ipag-pray ko muna tong mga taong to. Ayoko silang pahirapan pa sa hirap ng buhay ngayon sa kung anong pwede kong ikaso sa kanila. Pag umulit, hindi ko sila aatrasan." Ito naman ang tweet ng netizen tungkol sa pagbabanta sa mga kapamilya stars. At nitong Biyernes, May 22, sumuko sa NBI ang netizen na nagpost di umano ng pagbabanta sa buhay ng aktres. Ayon sa mga report, kusang nagpunta sa NBI Southern Mindanao si Neil John Abellanosa, 25 years old. Si Abellanosa ay nagtatrabaho bilang driver sa Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Sa kanya nakapangalan ang Twitter account na nagpost ng pagbabanta sa buhay ni Angel Locsin at ilan pang kapamilya stars, kapalit ng 200 million pesos. Pero ayon kay Abellanosa, wala siyang Twitter account. Sumailalim sa standard booking procedure si Abellanosa sa sangay ng NBI doon. Ayon naman sa NBI, kahit hindi interesado si Angel Locsin magsampa ng reklamo, tuloy pa rin ang investigasyon. Magsisilbing complainant daw ang totoong may-ari ng Twitter account. Iniimbestigahan kung profile lang ang ginamit. At yun na nga mga kaabangers, busog na naman tayo sa maiinit na showbiz balita. Pero bago tayo magtapos, shoutout muna kay Josephine Misco Provincia Faina from Netherlands at kay Jerwin Manalo. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Ikaw, ano naman ang nasa isip mo tungkol sa isyong ito? I-type mo na yan sa baba ng video ito. So paano ka bangers? Hanggang sa susunod uli, i-like at i-share mo na lang ang video ito. Maraming salamat, much love, and to God be the glory.